Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paggunita sa Araw ng Mga Bayani. Binigyan pugay niya ang kabayanihan ng mga Pilipinong nagseserbisyo para sa kapwa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Lahat ay maaaring maging bayani. Yan ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng pagkilala sa mga ordinaryong Pilipino ngayong National Heroes Day. Pinangunahan ni PBBM ang paggunita ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani sa Taguig City kaninang umaga. Sa kanyang mensahe, sinabi ni PBBM na magsilbisa ng inspirasyon sa mga kabataan ang naging sakripisyo ng ating mga bayani. Kasabay ito ng pagsasabing lahat, maaaring maging bayani. All of us can be heroes, one way or another. We unleash the hero in us when we act genuinely for the good of another, impelled by causes and motives greater, more noble than mere personal interest or vain glory. Makikita raw ang heroism sa kabutihan at kagustuhang mabago at mapaganda ang buhay ng kapwa gaya ng anyay mga modern-day heroes at ordinaryong Filipino na nagseserbisyo. The tale might be the electric lineman from Bacolod City, braving the typhoon of the typhoon Egay floods and risking his life to repair broken electrical wires to avert the greater danger to the neighborhood. It may be the Filipino farmer who prevailed over harsh weather and economic conditions to ensure a successful harvest that he might feed his countrymen. Maging ang mga guro at manggagawang tumutulong para maibalik sa dating siglang ekonomiya, kinilala niya. Binanggit din ng Pangulo ang namayapang si Migrant Workers Secretary Susan Ople na nagpakita ng heroism sa pagtulong lalo na sa mga OFW. Samantala, naging emosyonal si Pangulong Marcos sa necrological service sa Malacanang para sa kanyang matalik na kaibigan na si Secretary Ople. It is such a sad day to know. It is such a sad bit of knowledge to know that Tuts will not be here anymore. And what a big gap she will leave, not only to her friends, not only to her family, but to the millions of those who she took care of, who she loved, and who she worked for tirelessly and endlessly. Tila irreplaceable o hindi raw mapapalitan si Ople sa ipinamalas na kahusayan bilang kalihim ng DMW. Inalala rin ng Pangulo ang panahon at pagkakaibigan nila bago pa man ang kanyang administrasyon. Ngayong araw, nagkaroon din ng public viewing sa labi ng namayapang kalihim sa Malacanang mula alauna hanggang alas 5 ng hapon. Mamayang alas 5:30, ililipat siya sa DMW building. Mobile Journal Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.